Welcome back sa akin channel guys. Kung di ka pa nakasubscribe sa channel ko ay magsubscribe ka lang po at i-hit mo yung notification bell para updated ka o manotify ka sa mga bago kong upload na video. Sa video na ito, isi-share ko o ituturo ko sa inyo kung paano nga ba mag-apply ng monetization. Wag muna po kayo basta-basta mag-a-apply. So, ituturo ko to sa inyo. Unahin nyo muna itong tinuturo ko bago kayo mag-apply kasi matatagal lang po kayong ma-approve ni YouTube kung ang inyo pong channel ay wala sa ayos o kulang-kulang po. So, unang gagawin natin, kung makikita nyo dito sa home, meron dito banner. Itong nasa taas na ito. Itong banner na sa taas, kailangan lagyan nyo ng inyong pangalan. So, pangalan nyo, ang akin ay Kuya Batiam Music. So, sa inyo, gawin nyo to. Wag basta-basta kayo maglagay ng picture lang. Kailangan lagyan nyo ng mga logo o kaya pangalan ng channel nyo. Ito yung una. So, banner. Kailangan po ito. So, sa pangalawa naman, ay dito tayo sa inyong profile picture. Importante din po itong profile picture. So, importante po ito. Kailangan nyo din po itong lagyan. Hindi po pwedeng wala kayong profile picture. Dahil matatagalin din po kayo mag-apply. Ito po yung pangalawa, no? So, sa pangatlo, ay punta naman po tayo dito sa about. So, kailangan dito sa about ay meron pong nakalagay. Pag iyan po ay walang nakalagay, so, klikin natin. Pag yan po sa about nyo ay walang nakalagay, hindi din po kayo matatagalan po kasi tinitingnan din po itong about na description nyo about kung ano bang pangalan nyo o ano bang ano ng channel nyo, kung music ba yan o vlog or mga sound effect. So, kailangan po meron kayo dito nakalagay sa about. Importante din po ito. Ito po yung pangatlong kailangan. So, kung may mga tanong kayo, magtanong kayo sa akin. Mag-comment lang kayo kung meron kayong hindi naintindihan. So, itong pangatlo natin. Una, banner. Tapos itong profile pic. Tapos itong about. So, susunod natin. Ito, pindutin natin ang manage video. Pag lumabas na itong manage video, so, nandito na tayo sa manage video. So, kailangan din to sa mga, pasok tayo sa mga video natin. Kung makikita nyo, nandito ako sa aking video. So, kailangan, klikin natin yan, ha? Para maintindihan nyo. Importante din po ang title. So, importante po ang title. Ayan po, importante po. Kailangan kung ano yung video nyo, ayun din ang title nyo. Kung anong description nyo. Ayan, description. Kailangan lagyan po ito. And, importante pong lagyan nyo ng disclaimer. Kung maaari po, lagyan nyo ng disclaimer para kung ano man maging problema, hindi po kayo wala pong magreklamo. Kung may magreklamo sa inyo, meron pong nakalagay na disclaimer. So, importante po na lagyan nyo ng mga disclaimer para safe po tayo. So, also ang tag nyo, kailangan may tags din. Importante din po ang tags. So, kasama po yan sa pag-apply bago kayo mamoney. Para hindi kayo matagalan. Yan ang description, tags, and title. Kailangan po yan. And dito po, sa more option. So, kailangan din po nating ilagay kung anong category. Music ba yan? Oo. Travel, o. At saka, kailangan po i-set up nyo sa dito, punta tayo dito sa basic, ha. Hindi ko na ano to eh. Ito, kailangan importante din po ang yes,
It's made for kids. So, kailangan kompleto po yan. Hindi po pwedeng hindi kompleto. Bago kayo mag-apply ng monetization, unahin nyo muna to. So, itong video, so, punta ulit tayo sa video. So, importante po ang thumbnail. So, thumbnail po. Importante po ang thumbnail. Punta tayo sa, ito ng home. So, kung makikita nyo, may mga thumbnails. So, importante po ang thumbnails at importante po ang nakalagay. Kung anong video nyo, importante po ang nakalagay sa thumbnail. Kailangan parehas po. Huwag nyong iibahin para madali tayong ma-monetize. Para pag-apply natin, pasok agad. Huwag nyo nang iibahin ng thumbnail. Kung ano nakalagay sa ano. For example, Christmas song. Ilagay nyo sa thumbnail, Christmas song. Kailangan may thumbnail po. Hindi po maaaring hindi. Dahil lang po ay tinitingnan din ni YouTube. So, sa thumbnail po, importante po yan. So, dito naman po tayo sa customization. Dito sa gilid, makikita nyo. Meron dyang customization. Pindutin nyo lang yung customization. So, nandyan na yung layout, branding, and basic information. So, sa layout, kailangan po natin lagyan itong channel trailer, people who haven't subscribed. So, kailangan po natin dito, channel, ito po ang, yung parang ano to, intro at saka outro eh. Ito po yung ating ano. So, ayan po ang trailer kung tawagin. So, click nyo lang dito sa customization. Tapos, kailangan meron po kayong mga video rito na pan-trailer at doon po, ito pong sa baba ay picture video for returning subscriber. Kailangan din po ito. Tinitingnan din po ito at itong sa baba. Ayan. Kailangan meron po kayong ganito. Di ba nakikita nyo, meron siya. Kompleto po ito. Kasi pag hindi po ito kompleto, isa din po ito sa tinitingnan ng YouTube pag nag-apply kayo ng monetization. And then, punta naman po tayo dito sa branding. So, importante din po itong branding. So, ito ang aking profile picture. At ito ang banner. At ito po ang branding sa baba. Ito po ay pwede sa end of video, custom start, at saka sa entire video. So, ito po yung branding itong maliit na to. Pakikita ko sa inyo kung saan siya nakalagay. Pag magbukas ka ng video, nasa ila, kung saan mo gusto. End, custom, or entire video. So, ito po yung ating branding na tinatawag. Dito ko po siyang nilagay. So, ayan po ay importante din. Kailangan din po natin ng branding. At importante ang thumbnail. Ayan po ang ating branding. Kailangan din po yan bago tayo mag-apply ng ano. Isa-isahin nyo po, huwag nyo pabayaan na wala kayong thumbnail o branding. Yan po, branding ang tawag dyan. At ito pa po ang isa. So, ito pa po ang isang importante. Kailangan natin lagyan ng end screen. End screen. At saka itong cards. Importante po ito. Kailangan meron kayo cards at saka end screen. Pati yung playlist. Kailangan kompleto din po itong site na to. Itong tatlong ito. Yung playlist, end screen at saka cards. So, kailangan kompleto po yan. Ha? At ito pa po. At saka bago po kayo mag-apply ng monetization, siguraduhin nyo na walang mga strike. So, ito ay CPR. So, CPR, okay lang po yan. Walang problema yan. So, pag importante pong ano, linisin nyo. Kung gusto nyo tanggalin, tanggalin nyo na hanggang maaga ang CPR kung ayaw nyo. So, importante po yan. Tingnan nyo lahat ng video nyo kung meron pa siyang CPR strike. So, dito malalaman nyo lang. Malalaman nyo po. So, kung gusto nyo tanggalin, tanggalin nyo na hanggang maaga. Hanggang hindi pa kayo nakakapag-apply dahil kung tanggalin nyo, pag-apply nyo, saka nyo palang tatanggal. Halimbawa, hindi nyo tinanggal. Tapos,
nag-apply na kayo, tapos tinanggal nyo, mababawasan po ang inyong oras, views. Mababawasan po yan, matatanggalin din po kayo, ma-approve. So, kailangan po ay kung tatanggalin nyo na, tanggalin nyo na ang mga CPR kung gusto nyo hanggang maaga, kung hindi pa kayo nag-a-apply. At i-continue nyo lang yung pag-i-LS at pag-upload ng video habang inire-review ang channel nyo. Huwag nyo kakalimutan, huwag po kayong hinto. Pag kinilik nyo lang apply at nire-review na kayo, huwag nyo pong kakalimutan na mag-LS, mag-upload. Diretso nyo lang po yung para maganda, para nakikita ni YouTube na interesado kayo doon sa YouTube or sa channel nyo ay gustong, isipin ni YouTube gustong gusto niya talaga yung channel na ma-approve, kaya nagpupursige ka. So, diretso nyo lang yung pag-LS o pag-upload para maganda. So, importante din po ang history. So, click nyo lang history. Dito makikita nyo ang history. So, dito sa taas, watch history. I-clear nyo lang po. Pindutin nyo lang ang clear. Then, clear watch history. Okay, wala na siya. So, ganun po. And ito pong clear at ito pong search history. Pindutin nyo din po. Ayan. Yan yung mga history nyo. So, i-clear nyo din po. Clear. Ayan. Malinis na. So, ganun po. Then, back na tayo sa home. At ito pa ang isang importante. So, sa videos. Pindutin natin ang videos. Click natin. Punta tayo sa live. So, marami tayong live stream, no? So, itong mga live stream natin, kailangan may nakalagay din na live stream na thumbnail. Kung ang thumbnail nyo ay music, so, lagyan nyo siya ng live streaming. Live streaming. Lagyan nyo po ang thumbnail ng live streaming kung live streaming nyo ginawa nyo. Pero kung kayo po ay na-monetize na, pwede nyo na siyang palitan. So, kung hindi mag-apply pa lang kayo, lagyan nyo ng live streaming yung mga live nyo. Importante po yan ngayon. Dati po, pwede po yung walang live streaming na nakalagay sa thumbnail kung live yung live streaming yung video nyo. Ngayon po ay mahigpit. So, kailangan lagyan nyo siya ng live streaming kung live streaming. So, sa mga upload, lagyan nyo din ang pamagat, kung ano yung pamagat nyo. Kung vlog ba yan, katulad nitong Binibining Marikit, so kanta siya. So nilagay ko yung Binibining Marikit, yun ang tamang thumbnail. So lagyan nyo ng thumbnail at yung laman ng video. Huwag nyo lalagyan ng, halimbawa, music ito, lalagyan nyo ng ibang ng pamagat. Huwag po nyo lalagyan ng ganun dahil ayan po eh, makikita ni YouTube at madedetect po yan na, bakit ito yung Binibining Marikit, tapos dun sa loob, iba pala ang video. So, huwag po ganun. Kung ano po yung video nyo, ayan din po ang ilagay nyo sa thumbnail na pamagat. Ito naman basic information is ano to, ito yung about sub, ito yung about natin. Pero di, ito yung bago na kasi ito eh. Pwede na dito siya makita sa customization. So, doon makikita nyo na lahat. So, importante po itong about, ha. Lagyan nyo po yung about nyo. O yung basic information nyo. Kung ano ba ang pangalan nyo. Kung ano ba ang laman ng channel nyo. Ang pangalan ko dito, ito. Archimiglag Chavez. So, ganun po. Lagyan nyo po ng inyong pangalan. At yung gagawin nyo. Yung ginagawa nyo sa inyong mga video. Yun lang po ang aking i-share. Kung may mga tanong kayo, huwag po kayong mahiyang magtanong. Mag-comment lang kayo sa video ko. At panoorin nyo itong 5 tips para iwas demonetize ka yung channel mo. So, ganun lang po. Panoorin nyo to para dagdag din to sa inyong kaalaman. Para hindi kayo ma-demonetize, maiwasan yung demonetization. So,
may mga tanong, magtanong lang po, wag po mahiya. Sasagutin ko yung inyong mga tanong. Kasi kaya ako ginawa itong video na ito ay nakita ko yung iba na walang nakalagay na about, walang nakalagay na banner. So, tinanong ko, bakit ba sila hindi ma-approve isang linggo na raw? Nung tinignan ko ang channel nila, wala silang banner, wala silang profile pic, walang about, walang channel trailer, walang branding. So, importante po yun. Hindi na po katulad ng dati. Ngayon ay mahigpit. So, kailangan kompleto ang channel nyo bago kayo mag-apply ng monetization. Okay po. Pag nabuo nyo na yung 1K-4K, so, check nyo muna yung inyong ano channel. Huwag muna basta-basta i-click yung apply. So, para hindi magtagal ang inyong channel. At tuloy-tuloy nyo lang ang inyong pag-upload at pag-LS. Walang problema yun. Hindi. Mas maganda nga yung tuloy-tuloy ang pag-upload at pag-live para ma-monitor ni YouTube na kayo ay active. Huwag po kayong titigil. Yun ang tip ko sa inyo. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo at magtanong po kayo kung kayo po ay naguguluhan. So, pwede po kayo mag-comment. Okay po? Maraming salamat. Sana kayo may matutunan. And God bless everyone. At huwag kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong upload na video. Okay po, thank you very much. Yung pang itong mga subscriber ko, itong mga bagong subscriber ko. Maraming salamat po.